Diniyak ng Energy Department na matatag ang supply ng kuryente sa Panay Island. Sa kabila ito ng babala ng NGCP o National Grid Corporation of the Philippines na posibleng magkaroon uli ng power interruption dahil hindi pa nasusolusyunan ang naging problema sa isang planta na nagsusupply ng kuryente sa lugar. Ayon kay Assistant Secretary Mario Marasiga ng Department of Energy, nitong January 17 ay muling nagkaroon ng problema ang planta ng Panay Energy Development Corporation na may kapasidad na 150 megawatts, kaya't naglabas ng advisory ang NGCP. Pero paliwanag ng DOE, hindi ito katulad ng nangyari noong January 2 na nagkaroon ng sunod-sunod na tripping ang iba pang planta sa Panay na nagresulta sa ilang araw na pagkawala ng kuryente. Sinita ng DOE ang NGCP sa tila nakakaalarma nilang advisory dahil ang bumigay na planta ngayon ay dati nang hindi nag-ooperate bago pa ang insidente noong January 2. Dapat pag nag-send out tayo ng information, hindi siya alarming. Ano? Dapat precautionary measures. Ang sitwasyon po is dahil may isang planta naka-out, at yung planta rin po na yun ay naka-out at that time nang mangyari yung January 2. So ngayon, para maiwasan po natin na magkaroon pa ng sitwasyon ng January 2, kung meron pang isa o dalawang planta na magkakaroon pa ng problema, saka po sila mag-i-issue nung talagang advisory na magkakaroon ng manual load trapping.